Ayan, naputol yung aking bid. I'm so sorry. So, number 20 question is, how serious are you both taking this? Ay, hindi pala. Number 21 na pala. Do you make sacrifices for your relationship? So, yung kanina, yung naputol. Hindi ko alam bakit naputol yung bid ko. So, diba, nalaman kong pregnant ako. So, in-stop ko yung pag-a-apply ko kasi nga medyo delikado sa first trimester. And that would be my first time having a baby. So, medyo natatakot din ako baka may mangyari. So, ang usapan namin ni hubby is, I have to take care of our son for 2 years. And then after that, saka na ako maghanap ng work. So, ayun. Yun, sa isa sa sacrifices na ginawa ko. Sacrifice na ginawa ko for our family. And then, siya naman, kasi before, ang work niya is sa corporate giveaways. Hindi pala. Nauna yung clerk, pagiging clerk niya. Tapos, nagkaroon din siya ng work as a corporate giveaways sales agent. Tapos that time, nagkaroon ako ng chance to apply sa isang BPO company. Sa hindi ko alam kung existing pa yung name, pero it's EPLDT. So, under siya ng PLDT, vocative. So, that's my BPO company. Tapos, I have, para ma-regular ako, dapat wala akong lates and absences. And guys, syempre 2 years old pa lang yung anak namin. So hindi po pwede na hindi po pwede na hayaan lang namin siya, 'di ba, na mag-isa. O wala pa kaming pwedeng kuning yayay kasi wala kaming budget. So kung ako nag-stop before bago ako mag-work, siya kahit na may work sa ano ba tawag dito? Yung dun sa corporate giveaways, you have to stop para ma-regular ako dun sa job ko. So, siguro na regular naman ako. 3 months lang, hindi naman 6 months. 3 months na regular na ako. Tapos, after no, nung na-regularize na ako, ayan, naghanap na siya ng job. O, diba? So, hindi kami yung... No, ikaw lang kumikita, ikaw yung gano'n. No, hindi gano'n ang nangyari. So, binigyan niya ako ng chance na ma-regularize muna. So, wait lang. Let me pause this kasi medyo naglo-lobat na ako. Isaksak ko lang yung charger ko. Hang on. Ayan, nasaksak ko lang. So, magtataka kayo, no? Andito na ito. Sa lapag na ako umupo kasi yung charger ko. Andito sa yung saksakan nandito sa baba. So hindi siya aabot pag yung tripod ko kasi mataas. So ayan. Ayan. So we've finished yung sacrifices, no. So it's a give and take relationship talaga, no. Hindi po pwedeng isa lang. So I should say, ha, this is for our relationship, guys. No offense dun sa iba. So this is our relationship. Number 22. Do you forgive your partner's mistakes easily? That really depends. Medyo, kasi ako, siguro yung tipo ng tao na I'm giving you 100% of trust. So kung nasira mo yung trust na yun, parang hindi ko na siya kayang ibalik ng 100% ulit. Diba? So, parang ano lang yun eh. Parang, diba, may mga kasabihan tayo na yung isang baso or yung isang base, pag nabasag yan, idikit mo man yan, may lamat na. So, ganun din ako. So, that really depends kung ano yung nagawa niya. Siguro kung mga minor, yan. Pero kapag sobra. Ayoko na elaborate. Ano? Yes, I forgive. Eh. But I cannot forget. So, hindi ko talaga siya nakakalimutan. Why?
kasi yun na rin yung ginagawa kong way para mag-ingat. Diba? So, this is not just on our relationship, no? Kahit sa ibang tao. Kahit sa friends, sa family, sa other members of the family. Kapag nagawan mo ako ng mali, I can forgive you, yes. But I cannot forget. Lahat yan, hindi ko nakakalimutan. Hindi naman yung gagawin ko siyang excess baggage na bit-bit ko lagi, no. That is just for me taking precautionary measures na medyo ganito tong tao na to, medyo iiwasan ko yung mga ganong bagay. Siguro, ayoko lang kasing maulit kasi baka kasi kapag naulit, baka hindi ko na kaya mag-forgive. Yun. That's my answer to that question. Number 23. Alam mo, totoo, nag-duduling ako. Wala yung salaming ka na iwan ko sa taas. So, do you throw temper easily for small mistakes of your partners? Partners? Sa lang partner ko yung question ni Google, oh. Sometimes, yes. Pag magkakaroon na ako, ewan ko, totoo ba yun? Sobra, no? Ewan ko, sa mga girls, correct me if I'm wrong. Kapag magkakaroon na tayo, or meron na tayo, or after natin magkaroon, ang temper natin, napaka-iksi. So, ako, parang konti lang, may nagalaw lang doon. Halimbawa, may hindi lang natabi doon sa may sink. Hindi lang naayos. Nagagalit na ako. As in, small things lang na nagawa. Nagagalit. Yung temper ko talaga. And this is not just with my husband, pa kahit sa anak ko. So, ewan ko. Ano ba meron kapag magkakaroon? Ano ba? Ang init ng ulo ko, sobra, pag meron. Not to the point naman na sobrang mga away na ako na. Pero yung madali ako mainis, madali ako, mga ganon. Iwan ko. Basta ganon. Sorry naman. Tapos, number 24. Do you respect each other's beliefs? Ay, oo naman. Kasi diba, we have our own opinion din eh. So, kung ano yung pinaniniwalaan niya, sa pinakikinggan namin niya, isa, pareho kami, pakikinggan niya kung ano yung paniniwala ko, pakikinggan ko kung ano yung meron siya, yung paniniwala niya. So, parang meeting halfway kami. Ganun. So, let's think about that, kung ano yung possible way, ganyan-ganyan, dun sa paniniwala mo, sa paniniwala ko. Ganun. Para isang path lang kami, hindi yung dalawa. Diba? Hindi two-way. Puro kami one-way lang. Diba? Number 25. Do you believe in staying with this partner for a very long time? Even forever? Yes, 101%. That's all I can say. 26. How do you feel when your partner has to leave you for some time because of work or studying? Minsan kinakabahan ako, not because of him doing something or hindi yun eh. Yung alam mo yung threat sa kalye, yung ganun, yung for his safety. Yung husband ko din kasi, diba? Ah, hindi nyo pala alam. Sorry naman. Yung husband ko kasi may hypertension. So, syempre iniisip kaya pag umalis ng bahay, nakainom ba siya ng meds. Yung maintenance, hindi naman totally medicine na, ano. Yung maintenance niya for his hypertension. Yung makakasama niya ba sa mga sasakyan. Wala bang mga... Alam nyo na yung mga gumagawa ng hindi maganda. Yung mga ganon. For his safety actually. Kaya ako naman, actually both, we're both always praying na kapag kung sino yung ano, yung for our safety lagi. Yung maging safe kami pagpasok, maging safe kami pag-uwi. So yung tumatakbo lagi sa isip ko pag may aalis sa amin. Pati yung syempre anak ko. Diba? Parang hindi ako at ease, not to the point na baka may gagawin silang kalunguhan. Hindi yun.
ang iniisip ko kasi yung mga taong nakakasalamuhan nila sa kalye, kung okay ba yan, wala ba silang gagawin, yun mga ganun. Lalo na pag nanay ka, diba, isipin mo lahat yung mga ganong bagay. Hindi talaga ako napapanatag, lalo na kapag sinabing, pauwi na ako. Siyempre, alam mo naman yung oras eh. Nung uwi, yung ilang oras yung i-travel niya from office to house. So, parang mapapaisip kapag, asan ka na? Tapos minsan di pa sasagot sa phone. Yung minsan biglang nag-lowbat. Yung ganun. Yung napapaisip talaga ako, parang shocks. Ano ba, may nangyari na ba? So, dami rin kasi ng mga hindi magaganda yung ugali at yung may mga motibo na hindi maganda sa ibang kapwa. Medyo nag-worry ako. Kaya pray lang kami lagi. So, how do you feel? Okay. Number 27. When was the last time you had an in-depth relationship or in-depth conversation with your partner? Always. Diba, sabi ko nga sa inyo, lagi kami nag-uusap. So, halos everyday talaga. Especially pagkakain kami. Minsan, ganon, may mga, lalo na kapag, syempre sa, kami tatlo lang naman, sa lamin, sa ano. Nag-uusap-usap kami kung ano yung, alam mo yun, doon kami nagsishare ng ideas, kung ano yung ganito, ano yung ganyan, ano feeling sa ganito. Yung ganon. Siguro na naging kaugalian na rin namin. And din, yun din yung sinishare namin sa anak namin, especially lalaki siya. Na inaano namin yung mga ways, yung mga proper ways, yung tamang ganito, tamang ganyan. So, ginaguide namin siya ng maaga para hindi bumaluktot yung daan na tatahakin niya. Diba? Number 28. Are you keeping any secrets that you're afraid of letting your partner know? Wala. Sabihin na natin, I'm not good in keeping secrets. So, wala. As in. Tapos, diba, sobrang ano nga namin, yung kaya namin basahin yung isa't isa. So, alam niya kapag may, talaga. Yung mga ganun. Hindi ako, wala akong, tsaka wala naman ako itatago. Lahat naman sa akin, alam niya. Lahat, pareho kasi kami. Lahat naman alam namin kung ano yung, diba, kahit na hindi mo sabihin na totally vocal na lahat-lahat. Pero merong bits and pieces. May alam kami sa isa't isa. Parang ganun. Pero secret, wala. Kung siya meron, ewan ko. Nakuha. Matanong. Joke lang. Number 29. Do you think your partner's friends and family like you? Syempre naman. Wala naman silang ikahihindi gugustuhin sa akin. Meron ba? Wala naman. Kasi, siguro normal lang yung, halimbawa, may sa first impression, yung mga ganun. Pero, so far, wala naman akong alam. So, kung meron, okay lang sa akin, eh kasi that's their opinion eh. Diba? I do respect each other's opinion. So, kung meron silang naging ayaw sa akin, or kung hindi pa nila ako gusto, totally 100%, that's totally fine. Hindi ko naman saklaw yung pag-iisip nila. Diba? Tsaka yung feelings nila, syempre, it's their own. It, bahala na sila kung ano yung tingin nila for me. Kung ayaw nila ako, gusto nila ako, may galit sila sa akin, may tampo sila sa akin, mahal nila ako. It, bahala sila doon. Basta ako, kung ano yung pinapakita ko, yun na yun. Medyo transparent kasi ako eh. Number 30. Oh, konti na lang, guys. Number 30. Do you feel that your partner accepts the way you are? Ay, oo naman. Lahat naman, kahit nung unang-una pa. So, syempre, diba, nung una pa lang, alam naman niya na kasama ko lang is my mom. And paralyzed pa. Sabi ko, kasi alam ko kasi may mga guys na parang feeling nila burden yung gano'n na may paralyzed na kasama. So sa akin, complete package kami. Kung gusto mo ako,
na maging asawa mo, you also have to accept my mom. Diba? Kasi kung hindi, kahit masakit sa akin, I have to let you go. And I'm happy to say naman na hindi naman ganun yung naging sitwasyon namin. Diba? From the start nga, diba? Sobrang love na love niya yung nanay ko. To think, guys, ha, noong una, pumupunta yan sa bahay, not for me. Bumibisita siya, not for me, but for my mom. They're watching Bubble Gang. As in, kasi parang gustong-gusto ng nanay ko yun. So, silang dalawa nagtatawa na ako tsapwera ko, guys. Kaya minsan niloloko ko yung nanay ko. Eh. Uy, ikaw yata yung girlfriend yan eh. Sabi ko, natatawa na lang yung nanay ko. Yun to the point na tumatalsik yung pustisan. Literal, guys. Tumatalsik talaga yung pustisan ng nanay ko. Kakatawa niya. And then, natutuwa naman ako. Alam mo yung teary-eyed ako na parang, oh, diba? Yung napapasaya niya yung nanay ko. Tuwang-tuwa ako doon. Sobra. I feel grateful na binigay siya ni Lord sa akin. Sa amin ng anak ko. Sa amin ng nanay ko na kahit na wala na siya dito sa mundo natin, na-experience niya kung ano yung ugali ng hobby ko. Naiyak na naman ako. Number 31. Have you seen each other at your best and worst? Oo. Sobra. Lahat. Lahat. As in, yung best, yung worst, best. Ayan. Lahat yan. Na-experience na namin together. So, nakita niya kung anong worst sa akin. Nakita niya rin kung anong yung best. And ako rin ganun sa kanya. So, both. Have you ever thought about cheating on your partner? Why? Never ko siyang inisip. Especially nung kinasal na kami, diba? Kasi natandaan ko yung sinabi ng nanay ko eh. Medyo kasi yung... Hindi ko sinisiraan yung father ko ha, pero this is just a fact. So, syempre meron siyang other. That's why dalawa lang kami lagi ng mom ko magkasama. Tinanong ko kasi yung mom ko that time. Sabi ko, nung hindi pa siya napaparalyze, sabi ko, Nay, ang dami naman nanliligaw sa'yo. Kahit na may asawa ka na, may anak ka na, ang dami pang nanliligaw. And that's true. Medyo maganda kasi nanay ko. Tapos maganda yung ilong. Hindi totally na pointed, pero matangos siya eh. Malaki na matangos. Parang. Tapos maganda yung boses, malinis yun, magdamit. Smarty look nga yun eh. So, kung dami naman nanliligaw sa'yo, buti, sabi ko, buti hindi ka, ano, natukso na ginantihan mo si tatay. Parang ganun ang sabi ko. Ang tumatak sa akin na sinabi ng nanay ko, anak kasi, nire-respeto ko yung sarili ko at nire-respeto ko kayong mga anak ko. Yun ang sabi niya sa akin. So, guys, no offense ha. Yun yung sinabi ng nanay ko, na parang pag nanloko, pag hindi porke niloko ako ng tatay nyo, gagawin ko rin yung ginawa niya. So guys ha, baka kasi may masaktan, baka may mag-double meaning, pero ito yung, yun lang yung pananaw ng nanay ko, and I hope naman na i-respect nyo rin kung ano yung nasabi niya. Na pag ganun kasi, parang hindi ko na rin nirespeto yung sarili ko, especially kayo na mga anak ko. So, di ba, iba-ibang tao, iba-ibang point of view. But for my mom, yun yung point of view niya. So, ako ganun din. So, yun yung tinatak ko sa isip ko. Especially ako, ang anak ko lalaki. So, parang ayoko masumbatan din ng anak ko na bakit ginawa mo rin yung ginawa ni Papa? Yung parang mga ganun. Pero alam ng hubby ko kung sino lang ang gustong-gusto ko eh. Maging kabit. Ito siya. Si Vin Diesel. Favorite ka talaga siya. And I should say, they have similarity. Ayan. O alam niyo na kung bakit ko gusto si Vin Diesel, diba? Ang tawag ko nga sa kanya, siya yung Vin Diesel
version dito sa Pilipinas. Tawag sa kanya Vin Gasolina. Diba? Okay, ano ba yun? Nawawala na ako sa questions. Number 33, are you in a relationship only because you enjoy the excitement or the feeling to be loved and cared about? Siguro, I'm in a relationship kasi alam kong I've been taken care of and I've been loved and nire-respeto. Yun. Kaya ako nasa isang relationship. Siguro kasi on my past relationships, yan. Oh, my love. Pero yung respect, minsan, wala. Medyo, ano kasi ko eh. Ano ba tawag dito? Medyo old ways o manang ways, sabihin na natin na pag may below the belt, no. So, yun, hindi nila kayang i-respect yung decision ko ng ganun. So, ayoko nang i-elaborate. Basta yun. Mga below the belt, something like that. Hindi nila nire-respect for me. So, I have to let you go. Kasi, parang sa mga ganung bagay, hindi mo na ako kayang i-respeto. Wag na lang. Diba? Because I think we're not going to prosper as a partner talaga. In a long run. So, I have to stop. Number 34, does this partner make you forget the painful feeling of your previous relationships? Actually, wala naman kasi akong painful feeling sa mga previous relationships ko. Siguro kasi nga hindi ako ganun ka-deep sa kanila dahil nga pag may mga ganung times na medyo off na yung may ginawa, wala akong painful relationship. So, this one, wala siyang ano sa akin sa relationship namin as husband and wife. Number 35, last two guys. So, when it comes to future, do you and your partner have the same relationship goal? Oh, yes. We do have 101% same relationship goals as in. So, first naming goal noon is, so nag-plan kami, our plan is to have our own lot, tapos another, after nung lot, syempre, oh meron na tayong lot. So ano nang next noon? So bahay. So we plan it together. So dahil nga syempre lumalaki na rin yung anak ko, so yung itong bahay, kami yung nag-plan. And then, meron na naman kami another plan dahil, syempre, tapos na itong bahay, nakatira na kami rito. We are so proud of ourselves. No, guys, this is not to brag, ha? Hindi kami nakapag-loan sa bangko. So, pinag-ipunan namin siya. As in, talagang, may mga, syempre, may mga luho. Pinakaluho lang namin as a family, guys, is food. So, kung ano yung gusto namin, minsang, ay, trip ko yung ganito, order tayo. Uy, pag ganito, bili tayo ng ganito, ganyan, ganyan. Pero, not material things, siguro. And, we always ask for our dear Lord for His guidance din sa amin. So, talagang pinag-ipunan namin, talagang dugot pawis, yung pinuhunan namin to achieve our goal. So, 'di ba sabi nga nila, mas maganda yung two brains eh, yung nag-iisip tapos may goal kayong ina-achieve in one path. 'Di ba? Parang two brains better than one. Parang hitting two birds. Tama ba ako? 'Di ba? So, ayun. So, I should say na talagang yun, same, parang even. Yun, we have the same relationship goal. And syempre, para sa amin, actually, pati nga yung sa pagtanda namin, sino yung unang possible na magretiro, yung mga ano na gagawin natin dito sa bahay. Ay, to the point na talaga lahat yan, pinag-iisipan namin.
Tapos kapag nagkaasawa na yung anak namin, nagkaroon ng sarili niyang family, yun. Sabi nga namin, gusto namin dito lang sila. Huwag nila kami iwan. Hanggang isa lang kasi anak namin eh. So, number 36, if you could choose your partner again, would you choose the same person? Yes. 101%. To the moon and back. I love him so much. I'm not saying this to him all the time. Hindi kasi ako ganang ka-wordy. I'm more on action kasi. Yun. So, pati anak ko. If I will be reincarnated, kung totoo yung reincarnation, I will choose them again to have, to be part of my life, actually. Yung parang, siya uli yung maging husband ko, and siya uli yung maging anak. If that will also includes my furry babies, I will. Yan. Pati yung parents ko. Pero siguro may little twist sa sana ano, yung sa parents, yung walang cheat. Well, that concludes my 36 relationship questions. And guys, if you have any comments or suggestions, please feel free to comment down below. And I know ang tagal nito ah, mas matagal to dun sa nauna kasi nga 36 questions. And may mga sideways pa na nag-charge a case. So ayan. So I hope to have another vlog or question and answer portion. So give me some ideas kung ano uli yung in-next vlog ko. Okay, so medyo kumakapal na yung mukha ako eh, di ba, no? Kasi lumaharap na ako sa screen, ayan, di ba? So, ayun lang guys. This is again, Paw-nny Videos at Atbp.